matatag curriculum, EVP, ICT, Grade 4, Quarter 1, Aralin 3, Word Processing Software. Magandang buhay! Kumusta? Handa na ba kayong matuto ngayong araw? Kung oo ang iyong sagot, simulan na natin. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa EPP ICT Grade 4, Quarter 1, Aralin 3, Word Processing Software. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Narito ang ating mga layunin para sa araling ito. Una, nalalaman ang kahulugan at kahalagahan ng word processing software. Ikalawa, natutukoy ang user interface ng word processing software. Ikatlo, nakagagawa ng Word document at pag-aayos nito sa pamamagitan ng pagpili ng font style, size, color, at text alignment. At ikaapat, na ipamamalas ang kakayahan sa pagsasagawa ng mga pangunahing gawain tulad ng pag-aayos ng paper size, orientation, at margin. Narito ang mga nilalaman. Word processing software. Una ay ang user interface. Ikalawa, page size, orientation, and margin. Ikatlo, font type, style, size, and color. At ikaapat ay ang text alignment. Bago natin simulan ang ating aralin, alamin muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng word processor. Ang word processor ay isang device o software program na may kakayahang gumawa, mag-imbak, at mag-print ng mga text na dokumento. Pinapayagan nito ang mga user na magsulat at magbago sa pamamagitan ng mga iba't ibang bahagi na makakatulong sa pagkakaayos ng mga teksto tulad ng page size, orientation, margin, font type, font style, size, color, at text alignment. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una ay ang salitang dokumento. Isang nakasulat o nakalimbag na papel na naglalaman ng impormasyon. Ikalawa ay ang font. Ang itsura ng isang character na nakikilala sa pamamagitan ng typeface at laki. Sunod ay ang menu. Listahan ng mga option kung saan pipiliin. Sunod ay ang menu bar. Matatagpuan ng direkta sa ibaba ng title bar. Naglalaman ng mga pamagat ng menu kung saan maaari kang pumili ng iba't ibang mga word processing commands. Word processing. Isang software application na gumagamit ng computer at software para gumawa, mag-edit at mag-print ng text-based na dokumentasyon tulad ng mga liham, ulat at memo. Kadalasan ginagamit natin ang word processing sa ating mga takdang aralin.
User interface. Ano nga ba ang user interface at bakit ito mahalaga? User interface. Ang user interface ay ang paraan kung paano natin interaktibuhan ang word processing software. Ito ay nagbibigay ng mga tools at menu na ginagamit upang makapag-edit ng mga dokumento. Sa bahaging ito ng leksyon, tatalakayin natin ang mga sumusunod na konsepto. Isa-isahin natin. Ribbon. Ito ay ang pangunahing menu kung saan makikita ang mga kagamitan para sa pag-edit ng mga dokumento. Ito ay makikita sa pinakataas na bahagi ng inyong screen. File, Home, Insert, Draw, Design, Layout, References, Mailings, Review, View, and Help. Ito ay tinatawag nating ribbon. Sunod ay ang toolbar. Ang mga toolbar ay naglalaman ng mga paminsanang kagamitan tulad ng mga shortcut para sa pag-save at pag-print at iba pa. Sa toolbar makikita natin ay ang mga font style, font size, color, alignment, and iba pa. Document pane. Ito ay ang lugar kung saan isinusulat at inilalagay ang mga teksto at elemento sa dokumento. Ito yung bond paper na ating pagsusulatan using Microsoft Word. Pag-customize ng Word interface. Simulan natin ito at sundin ang step-by-step procedure. Number 1. Buksan ang Microsoft Word sa inyong computer. Number 2. I-click ang File tab at pagkatapos ay Options. Number 3. Sa Word Options window, piliin ang Customize Ribbon. Number 4, mula sa right pane, piliin ang mga tab at command na gusto mong idagdag o alisin at gamitin ang mga button para i-customize ang ribbon. Maaari kang magtanggal o maglagay ng gusto mo o lagi mong ginagamit na mga tab o command. Number 5, i-click ang OK upang i-save ang mga pagbabago. Dumako na tayo sa page size, orientation, and margin. Sa bahaging ito, pag-aaralan natin ang mga mahalagang aspeto ng pag-aayos ng pahina sa Word document gamit ang word processor. Ito ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Una ay ang page size. Ang pahina ng dokumento ay maaaring iset sa iba't ibang sukat tulad ng letter, legal o custom size. Sunod naman ay ang orientation. Maaari ring baguhin ang orientasyon ng pahina mula sa portrait o pahalang patungo sa landscape o patagilid. Margin. Ang margin ay nagpapahintulot na magtakda ng espasyo sa paligid ng teksto o elemento sa pahina. Sa margin, makikita natin ang normal size,
narrow, moderate, wide, mirrored, na maaari mong i-customize o piliin kung ano man ang iyong kailangan. Para sa ating pagsasanay, paggawa ng sariling estilo, isang gabay sa pagsulat at paglalarawan ng maikling kwento sa Microsoft Word. Magsulat at maglarawan ng maikling kwento sa sarili gamit ang Microsoft Word. Narito ang proseso ng pag-unawa. Una ay ang buksan ang Microsoft Word sa iyong computer. Ikalawa, i-click ang blank document na makikita sa start screen. Number 3, i-type ang iyong pangalan, baitang, section at gumawa ng isang talata tungkol sa iyong sarili. Number 4, i-navigate ang paper size, orientation at margin nito. Size, orientation, at margin. Number 5, i-save ang ginawa. I-type ang iyong pangalan bilang pangalan ng file at maaari nang isara ang software. Sumunod naman ay ang font type, font style, font size, and color. Sa bahaging ito, matututunan kung paano pumili at baguhin ang mga aspeto ng teksto tulad ng mga sumusunod. Font type. Ito ay ang uri ng letra tulad ng Arial, Times New Roman o Calibri, at marami pang iba na pagpipilian. Font style. Maaaring palitan ang estilo ng letra tulad ng bold. Ang simbolo nito ay letrang B. Italic. Ang simbolo naman nito ay letrang I. At ang panghuli naman ay underline. Ang simbolo naman nito ay letrang U na may salungguhit. Font size. Ang laki ng letra ay maaaring baguhin ayon sa pangangailangan mula sa maliliit na letra hanggang sa malalaking heading. Font color. Ito ay nagbibigay dagdag na estilong kulay sa teksto. Maaaring ito'y itim, pula, o iba pa. Maaari kang pumili ng kulay na gusto mo. Pagbabago ng font styles. Una, buksan ang iyong computer at hanapin ang isinave na talata tungkol sa iyong sarili. Ikalawa, i-click ang Home tab. Ikatlo,
i-navigate ang font style, font type, size and color, at panatilihin sa gusto mong itsura nito. Ika-apat, i-save ang ginawa. Ang tamang pagkakasunod-sunod ng teksto sa pahina ay mahalaga para sa readability ng isang dokumento. Sa bahaging ito, talakayin ang mga sumusunod na aspeto. Una ay ang left alignment. Ang teksto ay naka-align sa kaliwang bahagi ng pahina. Center alignment. Ang teksto ay nakalaan sa gitna ng pahina. Right alignment. Ang teksto ay naka-align sa kanang bahagi ng pahina. Justify alignment. Ang teksto ay naka-align sa parehong gilid ng pahina. Iayos ng mabuti ang pamagat sa gitna at teksto ay nakahanay sa kaliwa para ito ay organisadong tingnan. Number 1. Buksan ang iyong computer at hanapin ang isinave na talata tungkol sa iyong sarili. Number 2. I-navigate ang text alignment at panatilihin sa gusto mong itsura nito. Number 4. I-save ang ginawa. Ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa paggawa ng dokumento gamit ang word processor at bakit ito mahalaga? Narito ang sagot. Kapag gumagawa ng dokumento gamit ang word processor, mahalagang isaalang-alang ang tamang formatting tulad ng margin, font style at size upang magmukhang maayos at professional ang dokumento. Tiyaking ding walang mga grammatical o spelling errors at siguraduhing malinaw at organisado ang nilalaman. Ang consistency sa paggamit ng headings, lists, at visuals ay tumutulong sa pagiging madaling basahin at maintindihan. Ang tamang pag-save at backup ng dokumento ay mahalaga upang maiwasan ang pagkawala ng data. Ang mga aspetong ito ay mahalaga dahil nakakaapekto sila sa profesionalismo at kalidad ng dokumento, pati na rin sa kaginhawaan ng mambabasa. Ang pagkakaroon ng Microsoft Processing Software ay makakatulong sa? Maaari mo bang ituloy? Ang pagkakaroon ng Microsoft Processing Software ay makakatulong sa mas epektibong paggawa at pag-aayos ng mga dokumento. Sa pamamagitan nito, mas madali mong maiaayos ang format, mag-edit ng nilalaman at magdagdag ng mga visual aids tulad ng mga larawan at graphs. Ang mga tools sa Microsoft Word tulad ng spell check at template options ay nagbibigay ng suporta para sa tamang grammar, consistency at professional na itsura ng dokumento.
na nag-aambag sa mas maayos at maimpluwensyang komunikasyon. Kailangang malaman ang mga tamang pamamaraan gamit ang mga... Maaari mo bang ibahagi ang sagot sa iyong kaklase? Kailangang malaman ang mga tamang pamamaraan gamit ang mga word processor upang makagawa ng maayos at profesional na dokumento. Ang pag-unawa sa mga tamang tools at features tulad ng formatting, editing, layout options ay tumutulong sa pagpapabuti ng kalidad ng dokumento at sa pagiging epektibo ng komunikasyon. Dumako na tayo sa ating pagsusulit. Panuto, isulat ang tamang letra ng sagot. Number 1. Kailan ginagamit ang word processor? A. Paglalaro o games. B. Pakikipag-chat sa mga kaibigan. C. Pag-e-edit at pag-format ng mga teksto. O D. Panonood ng mga pelikula. Ang tamang sagot, letrang C. Pag-edit at pag-format ng mga teksto. Number 2. Anong bahagi ng word processor ang karaniwang ginagamit upang baguhin ang laki ng font? A. Page layout. B. Font size. C. Spell checker. Or D. Save. Ang tamang sagot, letrang B, font size. Number 3. Ang spell check sa word processor ay ginagamit kung saan? A. Magdagdag ng mga graphic. B. I-correct ang mali sa pag-spell. C. Magdagdag ng mga bookmark. O D. Magdagdag ng mga header at footer. Ang tamang sagot, letrang B. I-correct ang mga mali sa pag-spell. Number 4. Ano ang ibig sabihin ng alignment sa konteksto ng word processor? A. Pagsasama ng mga teksto. B. Pagsusuri ng dokumento. C. Paggawa ng kopya ng dokumento. O D. Pagsasaayos ng teksto sa pahina. Ang tamang sagot, letrang D, pagsasaayos ng teksto sa pahina. Number 5. Ano ang shortcut key para gawing bold ang teksto sa word processor? A. Control plus B. B. Control plus I. C. Control plus U. O D. Control plus S. Ang tamang sagot, A. Control plus B. Number 6. Maaari mo bang baguhin ang gusto mong kulay sa teksto? A. Oo. B. Hindi. Ang tamang sagot, letrang A. Oo. Number 7. Si June ay gustong i-align ang mga teksto sa parehong gilid ng dokumento. Ano ang kanyang gagamiting alignment? A. Left alignment. B. Right alignment. C. Center alignment. Or D. Justify alignment. Ang tamang sagot, letrang D. Justify alignment. Number 8. Si Micah ay gustong i-align ang mga teksto sa gitna ng dokumento. Ano ang kanyang gagamiting alignment? A. Left alignment. B. Right alignment. C. Center alignment. Or D. Justify alignment.
Ang tamang sagot, letrang C, center alignment. Number 9, ikaw ay magsusumite ng isang essay at gusto mong baguhin ang lawak sa gilid ng pahina. Ano ang gagawin mo? A, gamitin ang margin. B, gamitin ang alignment. Or C, gamitin ang orientation. D, gamitin ang page size. Ang tamang sagot, letrang A, gamitin ang margin. Number 10, ito ay ginagawa para baguhin ang orientasyon ng papel. A, margin. B, alignment. C, orientation. Or D, page size. Ang tamang sagot, C, orientation. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!